Napakahirap nga po ng unang taon ni Russell Westbrook, mga kapatid, sa Los Angeles Lakers. Napakarami rin katanungan o umiikot kay West kung magpipit ba ito sa team sa pag-uumpisa pa lamang ng season. Pero wala nga pong nag-e-expect na mismo ang team ang mahihirapan kung paano may sasagawa ang chemistry sa kanila. Gayunpaman, para kila LeBron at Davis, mga kapatid, bigla lang dumistansya ang mga ito nang makita nilang hindi makuha ng Lakers ang tamang lineup at kung anong rotation ang gagawin para mapagaan ang kakulangan ni Westbrook pagdating na sa spacing at para maging epektibo bilang isang off-ball player. Sinabi lamang nila na dapat nga daw na pinabayaan si West na maging siya. Pero para kay Westbrook, mga kapatid, tila pinapabulaan na niya ito at hindi nga daw ang ganitong sitwasyon ang nangyari sa kanila. Galing nga po mismo sa bibig ito ni Westbrook na hindi siya naniniwala sa mga sinabi nila AD at LeBron sa kanilang exit interview. Hindi nga daw totoo ang mga ito sa katunayan lang. Marahil manakanaka lamang at inahanap siya pa rin ang laruan niya. Tila baga pumalag na si Westbrook, mga kapatid, ano? At mismong sa interview niya, inamin na hindi siya sangayon sa mga sinabi nila LeBron at AD tungkol sa kanya. So para baga ding may duda sila The King at Davis kay Westbrook dahil hindi nga daw nila nakitang ganito ang laro ni West. Or marahil ay kasama sila sa problema ng team kaya hindi nila nakita kung paano gagamitin si Westbrook. Marahil eto ang kabayaran, mga kapatid, na hindi niyo pinabayaan si Westbrook na maging siya. Pero kapag tinanong ng publiko, eto nga daw ang ginawa nila. Kaya ang ending, si Westbrook na nga mismo ang kumontra. Samantala, tinapos na nga po ng Brooklyn Nets ang Cleveland Cavaliers, mga kapatid, sa score na 115-108. At tuluyan na nga po silang umabante at wala na sa play-in. Official na nga po sila sa pang-7 seed sa playoffs. At makakabangga nila ang second seed na sina Jason Tatum ng Boston Celtics. Pero bago magsimula ang bakbakang ito, tila nagkaroon pa ng drama sa locker room ng Nets. Nang marinig nga ni Durant ang komentong binitawan ng guardian nilang si Bruce Brown tungkol dito sa makakalaban nilang Boston Celtics na tila madali nga daw nilang maa-atake ang Boston dahil wala ang big man nilang si Robert Williams. Kaya agad nga nitong pinagsalitaan ni KD, nire-respeto nga daw nila ang kanilang kalaban at hindi nga daw kailangan pang sabihin kung ano ang gagawin sa kanila. Hindi niya nga daw gusto ang mga sinabi ni Bruce, mga kapatid. Uminom nga daw ng kape itong si Bruce Brown bago ang laban kaya medyo ma-pride ang mga salita. Dagdag pa ni Durant kung tutusin nga daw itong sina Horford at Daniel Theis kayang puna ng pagkawala ng sentro nila. Gayunpaman, napakagandang bakbakan nga po ang laban ng Celtics at Brooklyn, mga kapatid. At alam ni Durant ang malaking problema nila sa pagdepensa kay Tatum dahil nakayanan itong makascore ng 50 plus points sa laban nila noong early March at nanalo pa nga ang Boston ito habang patuloy pa rin nag-i-improve ang laruan niya kaya napanatili nilang second seed ang kanilang kupunan sa East. Para sa inyong mga suwestiyon o komento, ilagay lang po natin lahat yan sa ibaba at babasahin po natin. Hanggang sa muli, mga kapatid!